lagrima lumakas sa tabing dagat. Di nagkulang sa pangaral, busog sa pagmamahal. Marimar, ako si Marimar. Simple man at mahirap, meron ding mga pangarap. Hangat sa pagdarasal, tunay na pagmamahal. Marimar! Tulungan tayo, parahan. Ipatama ko sa'yo pag-araga at pagmamahal sa'yo. Aanin ko lahat ng to kung wala kayo. Hindi ko kailangan. Ikaw lang tayo. Ikaw lang kailangan ko. Kahit mawala na ako, nandito lang ako sa tabi mo. Kahit anong gawin ko, hindi kita makalimutan, Marimar. Bakit hindi mo ako inintay? Sinabi ko naman sa'yo, babalikan kita. Hanggang kailan ba ako magkakaganito? Hanggang kailan kita hahanapin? Hanggang kailan ko ba pagbabayaran ang pagkakamali ko? Dahil! Ayaw mo ba talaga gamitin ang Marimar? Gusto ko pong tandikuran ang pangalan na yun. Dahil matagal nang patay si Marimar, wala na siya. Ako na si Bella Aldama. Kapag ba nakita mo si Marimar na hindi ka na niya mahal at masaya na siya sa lalaki sinamahan niya, makaka-move on ka na. Magiging klaro na sa akin na hindi talaga kami para sa isa't isa. Tatanggapunin ko na. This time, handa na ako. I'm moving on. Boto 80 hotdog munay! Boto 80 hotdog munay! Boto 80 hotdog munay! Boto 80 hotdog munay! Ouch! Ang kulang! Ang kulang! Ang kulang! Pwede ba ako muna? Okay. Ano nagawa mo rito? Ha? Eh, di nagtrabaho. Ano bang gagawa ko? O ikaw, anong gagawa mo dito? Minahanap akong address, hindi ko mahanap. Nahanap din ako ng trabaho. Uy, ano, may balita ka pa ba kay bossing? Ay, sus, dodong wala, no? Nag-alis na ako sa balay na yun, dili na ako mabalik doon. Eh, kay Ma'am Marimar, wala din akong balita doon, eh. Marimar? Inisensya! Marimar! Oh my gosh! Si Marimar yun! Kasama niya kaya si Pulkoso? Kamusta? Halika, upo ka muna dito. Nay, nandito si Marimar! Mabuti naman, dinalaw mo kami. Akala ko nakalimot ka na. Aso, pwede ba naman mangyari yun? Ay, teka lang. Nasaan na pala si Crusita at Pulgoso? Si Crusita natutulog, iniwan ko. Tapos si Pulgoso, mukhang ayaw niya sumama sa akin. Ewan ko ba sa aso niyan kung bakit? Pulgoso, where are you? Where are you? Talaga bang hindi mo na ako mapapatawad sa mga kasalanan ko? Hindi naman kita pinagtaksilan. Gutom lang talaga ako noon. Please, spare me. Hello, natukso lang talaga ako sa buto ni Pangodog. Uy, naku, Marimar! Kaawaan ka na, Diyos. Mabuti naman, napasyal ka. Nagugutom ka ba? Alam mo, nagluto ako. Paborito mong adobo. Ay, talaga po? Ay, kakain tayo. Sige po, pero bago po tayo kumain, may gusto po sana kong sabihin sa inyo. Ha? Gusto ko po sana na doon na po kayo tumira sa mansyon. Total malaki naman po doon at saka gusto ko pong makatulong at gantihan kayo sa lahat ng kabuti ang ginawa niyo sa akin. Patitirahin mo kami sa mansyon? Mm-mm. Yun eh kung gusto niyo ni Nanay. Ako eh. Marimar, hindi naman kami humingi ng kabayaran sa mga ginawa namin sa'yo. Kung ano man yung nagawa namin, bukal sa puso namin yun, Inay. Oo, at saka anak, sanay na kami sa ganitong buhay. Pero po, Nay, napakabuti yung dalawa sa akin yung lisensya nung pumunta ako dito sa Maynila. Kinuptop niyo agad ako na parang pamilya niyo. Gusto ko na sama-sama po tayo. At isa pa, alam kong miss na miss na kayo ni Crusita, lahat ng pag-aalaga ninyo. Marimar, nakakaya naman.
Ay, naku, inisensya, kung iniisip mo si Tia Esperanza, huwag po kayong mag-alala. Hiniling ko po yun sa kanya at pinagbigyan niya po ako doon. Kaya wala po tayong problema. Inay, inay, handa na ba kayong ipagpalit yung papag niyo sa malambot na kama? Sabagay, sanay na ako sa papag, pero sabi nila masarap daw sa kutsyon. So, ibig sabihin po ba nito, payag na po kayo? Ano na nga? Mag-alis ba ka? Bakit may bags ka? Ito, kung hindi ko mahanap yung address na hinahanap ko, baka pa-Maynila na ako. Ito ko nahanapin yung kapalaran ko. Alam mo naman, di ba? Ako lang inaasahan sa pamilya. Ano yan? Ano na ba yung racket mo ngayon? Oo, oh, siyempre, rackets. Madami eh. O, di itong rackets ko. Doon, nagpalingki. Nagbinta ako ng mga fesh, pero nakuha na yung pwesto ko doon. Kaya ito, di... Magbinta ng iba, di ba? Pero, alam mo, nag-isip nga ako eh. Magpa-Maynila kaya ako. Pero siguro, dili pa karon. Oy, Dudong, magbayad naman ka o. Oh. Sige na, pambinamano ba? Meron akong munay. Munay? Ayoko nun eh. Yung munay. Munay? Ito parang masarap to. Ano yan? Babalikin ko na lang yung sasakyan dito para kunin yung ibang gamit mo, ha? Ay, sige. Maraming salamat, Marimar. Asus, dapat nga ako magsabi sa'yo nun, eh. Kasi ginagawa ko to para sa amin ni Crusita. Para nasa isang bubong lang tayo, hindi natin mamimiss yung isa't isa. Ganon? Uh-oh. Sige, mag-impakin na kami ni Inay, ha? O, sige. Sa kusundin na lang uli kayo, ha? Ah, sige. Okay. Bye. Ingat ka. Ikaw rin. Sige. Ingat ka rin, ha? Sige. Belia! Belia, matatandaan mo ba ako? Kim? Magandang hapon. Ay, magandang hapon din po. Binilin mo kayo ni Marimar. Ako po si Esperanza. Leonor po. Nanay ko po. Ako kayo po kayo. Inosensya, nagkikita pa ba kayo nung salawahan kong dog friend na si Fifi? Ano, sumama na ba siya dun sa asong panguna yon? Ha? Ay, ay, ay. Nagawa niya ako ipagpalit sa pungkok na aso. Masakit yung ginawa niya sa akin yun. Masakit. Nasaan po siya? Nahipagkita sa isang kaibigan. Pero wala naman siya nabanggit na pangalan. Siguro dating kakilala mula sa San Martin. Maaari nga po. Pero wala naman po nabanggit sa akin si Marimar eh. Hindi mo natutuwa ako, inosensya, kasi kilalang kilala mo ang pamangkin ko. At sanay na sanay kang tawagin siyang Marimar. Bakit? Ako rin naman ah. Sanay din naman akong tawagin siyang Marimar ah. Mas bagay nga sa kanya yung pangalan na yun kaysa din sa Belia eh. At ang bagay na pangalan doon kay Pipi. Brua! Brua! Nakilala ko po siya kasi naging sekretarya po ako ni Sir Serio. Yung asawa niya po. Tapos, pinagselosa niya po ako. Akala niya gusto kong agawin yung asawa niya. May dahilan ba para magselos siya? Ako, wala po. Wala po na mamagitan sa amin, Sir Serio. Minsan nga, sinusubukan ko tanungin sa kanya yun, pero pag nababanggit, napapansin ko na ayaw niya pag-usapan ng mga bagay na yun. Maraming salamat, ha, at pinaulakan mo ang imbitasyon ko. Akala ko kasi kanina hindi ka sasama sa akin for merienda. Nagulat nga ako nung nakita kita eh. Tsaka, pwede ba nang makitang tanggihan? Malaki yata yung utang na loob ko sa'yo. Kamusta ka na? At ang anak mo, ano nga yung pangalan niya? Si Crusita. Masaya. Pero may malungkot din nangyari sa akin. Alam mo kasi, Kim, matagal akong nahiwalay sa ama ko. Tapos nung makita ko siya, nung makasama ko siya, binawian siya ng buhay. I'm sorry to hear that. I'm sure it must have been really painful. Masakit pero sanay na yata ako na palagi ako nasasaktan. Alam mo, parang manhid na lang ako sa lahat na nangyayari. Hindi katulad dati, nung maghiwalay kami ng asawa ko. Sobrang lungkot ko. Wala akong ginawa kundi umiyak. Minsan nga sinabi ko sa sarili ko na mamatay na lang siguro dahil sa sobrang kalungkutan.
ko bang malaman kung ano ang pangalan ng asawa mo? Serio. Ginamit lang daw po kasi siya ni Sir Serio. Hindi daw talaga siya minahal. At pagkatapos, iniwan niya si Marimar. Nagdusa ng husto si Marimar kasi minahal niya si Sir Serio na higit pa sa buhay niya. Yung mga dahilan kung bakit siya umalis ng San Martin? Napalitan ng galit ang dati niyang pag-ibig kay Sir Serio. Naalala ko nga po noon, sabi niya sa akin gusto daw niyang palitan ang pangalan niya. Ayaw daw niyang makilala bilang Marimar dahil ayaw din niya maalala si Sir Serio. Nabanggit nga niya sa akin yan eh. Kaawa-awa naman ang pamangkin ko. Ang lupit din pala ng nadaanan niya. Eh bakit? Malupit din naman pinagdaanan ko ah. Pareho kami ni Marimar. Niloko kami ng makamahal namin sa buhay. At siya ang ama ng anak mo. Oo naman. Alam mo, Kim, wala akong ibang lalaking minahal kung hindi siya lang. Baka kasi may iba ka naging nobyo nung magkahiwalay kayo. Wala. At imposible yun. Siya lang ang lalaking minahal ko. Buong buhay ko ibinigay ko sa kanya. Puso at kaluluwa ko binigay ko rin sa kanya. Pero anong ginawa niya? Niloko niya lang ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako minahal. Ginamit lang niya ako para pagselosin yung dati niyang nobya. Ang sakit-sakit nun para sa akin. Halos gusto nang sumabog ng dibdib ko nung malaman ko yun. Pero wala akong ibang minahal kundi siya. Lahat ibinigay ko sa kanya. Nagkamali si Serio. Hindi siya iniwan ni Marimar para sa ibang lalaki. Hindi siya niloko ni Marimar. Kotse ni Kim to, di ba? Pero kung tutuusin, hindi lang pangalan ang dapat niyang palitan para magbago. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang dating Marimar, walang pinag-aralan. Di marunong mag-ayos ang sarili niya. Tutuusin, walang nangyari sa buhay niya. Kaya dapat kabaliktaran ang mangyayari kay Belia. Hello? Attorney Romualdez, yes. Esperanza Aldama. Pwede ho niyong asikasuhin yung passport ni Marimar at saka ni Crucita? Pati na rin ho yung passport ng kaibigan nilang si Innocencia. Opo. Pwede rin ho lahat ng visa maayos. Gusto kong makaalis sila ng bansa sa pinakamadaling panahon. Sige ho, salamat. Teka, aalis si Marimar? Saan siya pupunta? Ikaw talaga? Para itanong mo sa buhay ko, ikaw naman ang magkwento. Ano na nga pa yung nangyari na sa niligawan mo? Wala eh. Hindi pa rin niya ako sinasagot. Eh bakit? In love pa rin kasi siya sa ex niya. Eh di maghanap ko na lang ng iba. Kita mo, ang ganda-ganda mo. At tinitiyak ko sa'yo na marami pang magkakagusto sa'yo. Hindi pwede. Siya lang ang gusto ko. Pero sabi mo, hindi ka niya gusto. Matututunan din niya akong mahalin. Handa akong ibigay lahat. Makuha lang ang puso niya. Ganyan ako magmahal. Wala akong pakialam. Kahit may masaktan ako. Ang pasakin lang siya. Ana, dito sa loob. Tara, punta natin. Tara. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ang gagamit ng loob ko sa'yo ikwento yung buhay ko.
ako din. It's been a very interesting day for me. Alam mo, Kim, gusto ko na mas maging magkaibigan pa tayong dalawa. Oo naman. Ako din kasi, magaan ang loob ko sa'yo. Nag-decide kami na samahan ka dito. Kaya, ba't parang hindi ka ata masaya na nakita mo kaming dalawa? Oo nga, sino ba kasama mo? Baka naman ayaw mong mastorbo kayo. Ba pwede kami lumipat ng table? Kung ano, may problema. Hindi, wala. Tapos na yun. Tapos na yung kamitin ko. Excuse me lang ah. Sisigar lang ako. Ayaw niyo sabihin sa akin. Baka naman may kasamang ibang lalaki. Si Raul. Seryo, huwag mong sabihin na nagsiselos ka. Tama naman siselos. Alam mo, puro ka kalokohan, more than na lang tayo. Waiter! Okay, gagamit ka rin ng banyo? Ah, hindi. Kailangan ko na kasing umalis eh. Late na, Belia. Baka hinahanap ka na sa inyo. Oh, sige, pero paano yung kinakain na rin sa taas? Hindi, ako na bahala doon. Ako na magpapayad doon. Ay! Ako pare, wala akong dalang cash. Magwi-withdraw muna ako sandali, ha? Hindi na. Ako na. Ako nang bahala. Sagot ko na. Talagang bagay nga kayo ni Miss. Pareho kayong galante. Alam mo, tigilan mo na yung mga biro mong yan. Sa akin, okay lang naman eh. Pero kung marinig ni Kim yan, baka mami, mapiko na yan. Hindi yun. Lalong kikiligin pa yon. Tsaka, malay mo. Dahil sa panunukso ko sa inyong dalawa, eh magka-develop pa kayo. O di ba? Ako pa naging tulay. Tonyo, ayoko siya munang basahin sa wala. Madali namang mahalin si Miss Kim. Nakakaya naman sa'yo. Sa tuwing aalis tayo, lagi na ikaw ang nagbabayad. May pera naman ako dito kahit konti lang. Nebelia, ako na bahala doon. Halika na, hatid na kita sa labas. Madali na. Ang mahirap ay makalimot. Wala namang kay Kim ang problema. Ang sa akin. And that's a problem that I'm planning to address. Alam mo, tama na yung panahon na inaksaya ko na kugugol sa pag-iisip kung ano nangyari sa nakaraang ko. Kailangan ngayon, iniisip ko na eh kung ano yung mangyayari sa kinabukasan ko na hindi nakasama sa Marimar. Nasaan na ba yung kotse mo? Ay, hindi ko kotse yun. Kotse ng tita ko. Isa pa, andyan na siguro si Mang Robert. Kinuwala yung sasakyan. Pwede ko bang i-record yung speech mo? Para tuwing nakikita kita nagmumukmuk, ipapaalala ko sa'yo lahat ng mga sinasabi mo yan. Napakaganda eh. Saan ba yung cellphone ko? Naku, naiiwan ko sa kotse. Kukunin ko muna. Napakaganda din yung mga sinabi mo. Tsaka mag-iosin na rin muna ako. Order mo. Ah, steak pare. Masarap kumain ng libre. Kim, maraming salamat sa lahat na kabuti ang ginawa mo para sa akin, ha? Gusto ko sana ipagpatuloy yung pagiging magkaibigan nating dalawa, eh. Hayaan mo. Magkikita pa tayo ulit. I'll contact you. Eh, paano mo ako makakontakt, eh? Wala naman akong telepono. Ang maganda, ibigay mo yung telepono mo tapos hahanapin kita. Ha? Kasi baka maligaw ka, di ba? Eh, alam ko na may tirahan mo eh. Ako na lang pupunta sa'yo. Sige. Sige ha. Hindi ako pwede magkamali.
Siya nga si Marimar. Nakausap ko na si Attorney Romualdez. Aayusin na niya yung pasaporte ni Marimar at saka ni Crucita para makapunta na sila ng Amerika at magkaroon ng bagong buhay. Eh teka, paano ako? Eh, gusto ko rin sumama kay Marimar ah. Gusto ko na rin magbagong buhay. Ah, palitan ko na rin kaya yung pangalan ko. Nako, napakalaking hakbang po yun para kay Marimar. Natatandaan ko nga po, unang luwas niya dito sa Maynila, nahirapan siya mag-adjust. Kasi simple at mabagal ang buhay kung sa San Martin. Ano kaya magandang pangalan? Rintintin? Eh, hindi, parang hindi siya seryosohin eh. Ah, Beethoven. Hindi, masyadong seryoso. Malaki na rin ang pinagbago ni Marimar mula nang nanganak siya. Ay, naku, kung tutuusin, kakayanin niya ang buhay sa Amerika. Eh, kung silver, ay hindi, pangkabayo yun eh. Na babe kaya, babe. Kaya parang pambaboy naman. Lalong-lalo na kung meron siyang kaibigan na tutulong sa kanya. Ako ba ang tinutukoy niyo? Sino po? Ikaw, Inocencia. Ako po? Siya? Ikaw ang nagturo sa kanya kung paano mamuhay dito sa Maynila. Kaya nakakasiguro ako na magagabayan mo siya doon sa Amerika at mahaharap niyo ang bago ninyong buhay doon. Inay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa'yo. Bye. Kasama ni Miss Kim si Marimar. Magkakilala sila? Kailan pa? Inilihim niya kay Sergio ito. Excuse me, Miss. Pwede pa kung malaman ko anong pangalan niyo? Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakipag-usap sa tao. Hindi ko kilala. Miss, sandali lang. Gusto ko lang malaman ko anong pangalan niyo. Miss? Miss? Sasabihin ko ba kay Sergio ang aking nakita? Yes, Esperanza. Ganun na. Bella. Andiyan na po ba si Inocencia? Oo. Andun na sila sa kwarto ng papa niya, Marimar. Tia Esperanza, ang sabi ko po sa inyo, huwag yun na akong tatawagin sa pangalan na yun. Bella na lang po itawag niyo sa akin. Alam mo, kasi napag-isipan ko kung talagang lubusan mong gustong gampanan ang Bella Aldama. Maraming pagbabagong kailangan mangyari. Diba, nangako ka sa iyong ama na gusto mong ayusin ang buhay mo. At gusto mo rin ipaalam sa buong mundo na karapat-dapat ka na maging isang aldama. Kung ganun pumunta ka ng Amerika, mag-aral ka, magpapakadalubhasa ka sa larangan ng negosyo, at doon, madedevelop din ang social skills mo. Pero tiya, bakit kailangan ko pa po pumunta ng ibang bansa? Pwede naman po akong mag-aral dito eh. Tama ka. But I want you to have the best education possible. Maigi na rin yung malayo ka para makalimutan mo ang dating Marimar. Dahil pag malayo ka, makakabigay ito ng mga bagong tanawin, bagong karanasan, para sa bagong anyo at bagong buhay. Magkakaroon ng isang malaking car convention sa Subic. Kinakailangan magpadala tayo ng tao natin doon. Para kung anumang impormasyon, mapakinabangan natin sa business natin. Bakit di na lang si Antonio? Si Antonio? Pare, ano, game ka ba mag-Subic?
Ha? Ha? Ano yun? Ay, napapansin ko parang... Kanina pa lumilipad yung utak mo, ah. Ayos ka lang ba? May iniisip lang ako, eh. Ano ba? O paano yung kid? Kung anong bahala kong imbinsi kay Antonio, ah. Wala na. Walk across Mr. Ramirez. Kukonfirm ko na yung meeting natin bukas. Uy. Ano kaya yatang sa'yo na napunta ang sakit ni Sherry noon, ah? Tulala at mukhang malalim ang iniisip mo. Don't tell me may ex-wife ang iniisip-isip din. You're right. May iniisip na akong ex-wife. But not mine. Kundi kay Seryo. Nakita kasi kita eh. Kausap mo si Marimar. At bilang respeto sa'yo, I decided not to say anything to Seryo. Yet, gusto ko malaman kung anong ugnayan mo kay Marimar. Hindi ko sinasadyang makilala si Marimar. I guess, fate decided to play a cruel trick on us. Nagkita kami ni Marimar para malaman talaga kung bakit pa talaga sila naghiwalay ni Seryo. At kung kamusta na rin ang kalagayan niya ngayon. Bakit hindi mo sinabi lahat to kay Seryo? Para malaman naman niya kung nasaan ang asawa niya. Para ano? Para guluhin pa ang buhay ni Seryo? Anton, Seryo is finally moving on with his life. At si Marimar, masaya na siya kung nasan siya ngayon. In fact, ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan niya. Pero si Esperanza, gano'n po ang katagal doon? Siguro mga 4-5 taon lang. Sapat na yun para mapag-aralan mo mga kailangan mong pag-aralan. Pero paano po si... Sasama sa'yo. Sasama sa'yo si Crusita para siya maging inspirasyon mo. Masyado mag-alala. Susunod ako. Bibisitahin naman kita eh. Dadalaw-dalawin kita. Pero hindi ako pwedeng maiwan doon ng matagal dahil sino may iwan dito sa kumpanya? Pero natatakot po ako. Kaya Esperanza, kailangan ko po kayo doon. Ang naisip kong gawin, ipasama sa'yo si Innocencia? Kasi nakikita ko naman na may taglay na talino yung batang yun. Aalalayan ka niya doon. Pero karapatan ni Seryl malaman ang lahat ng ito. Hindi. Isang malaking pagkakamali na nagkasama sila noon. They're not meant to be together. Kaya hindi na sila dapat pang magkita muli. Kapakanan ba nila iniisip mo? O sarili mo? Antonio, if you value our friendship, hindi mo sasabihin kay Seri kung ano mong nalalaman. Ayoko mawala si Seri. Mahal ko siya. Ayos ako. Tia Esperanza, hayaan niyo muna po akong mapag-isipan lahat ng mga bagay na to. Napakabilis po kasi ng pangyayari sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang lahat ng to. Alalahanin mo, Marimar. Hangad ko lang naman kung ano ang makakabuti sa'yo. At sa anak mo. Hindi mo mamalayan ang paglipas ng 5 taon. Bilis-bilis nun. Ayoko rin naman mawalay sa inyo ni Crusite. Pero kung ito ang makakabuti sa'yo, gagawin ko. Gusto ko pagbalik mo dito, may kumpiyansa ka. May pinag-aralan ka na. At may pagyayabang na kita sa buong mundo. Bilang si Bella anak. Ikaw, Marimar Perez, tinatanggap mo ba si Seryo de Santibanez na maging asawa mo sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan?
tigila mo. Kaya mo ako. Pinipilit ko sa kalibutan, pero... Hindi ko kaya eh. Ayoko na! Luna, gusto kong manatiling malinis yung kwarto ni Gustavo kahit wala na siya dito. Opo, ma'am. Salamat. Tia Esperanza? Ano nangyayari? May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun? Nakapag-desisyon na po ako. Payag na po ako pumunta sa Amerika. Marimar, lilipad ka na Amerika? Iiwanan mo na ako? Ay! Napakagandang balita niya, Marimar. Tuwan-tuwa ako. Tama yan, desisyon mong yan. Makakabuti sa'yo yan. Nakausap ko na rin pala si Attorney Romualdez. At gusto ko pong isama si Pulgoso. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Gusto mo ko isama sa Amerika? Oh my golly, my gulay! Magiging stateside na me! Pero di ba napulot mo lang si Pulgoso, wala kang hawak ng mga papeles na. Baka mahirapan tayo siya ilabas ng Pilipinas. Alam mo, iwan mo na lang siya dito. Alagaan ko siya na maigi. Huwag ka na magsalita. Kukontra ka pa eh. Hindi po ako papayag na hindi ko kasama si Pulgoso. Kahit nasan po ako, palagi ko siyang kasama. At mahal na mahal ko po si Pulgoso. Hindi ko po kaya kapag nahiwalay po siya sa akin. And I loves you too. Kasi gagawa ko ng paraan para maayos ang mga dokumento mo, ha? Makakasakay na ako ng aeroplano. At pagdating ko sa Amerika, maghahanap ako ng mga imported na aso. Talaga po? Para makasama siya sa Amerika. Akalata ni Bibi, hindi ko siya kayang pagbalit sa iba. Tsura lang niya. Mag-iestiransa, salamat po. Ano mo naman, kahit ano pa rin niya. Hello, pare. Tonyo. Nandiyan na ba si Kim sa office? Wala. Kaya ako na kausap ko siya kanina. Ano yan? Kaya ako nasasabihin ko. Sige. Punta na ako dyan. Alalaanin mo, tatlo kami. Baka gusto mong... Siya mambala ng baringkon. Nasakay na naman ito eh. Ha? Pag-iaro mo rin! Ha? Dali pala magpasindak ito mga ito. Pare. Pare, sila. Boss? Ayos na yung mga papeles ninyo. Tuloy na, tuloy na. Alis na mamaya. Nakapag-impake ka na ba? Pero dito. Dito sa batang ito. Anong problema, Ian? Nagbago ka na ba ng isip? Hindi po. Napaghandaan ko na. At nakapag-isip na rin ako. Hindi na magbabago ang isip ko. Mabuti kong ganun. Dala ka siguro. Gaganda ang buhay ninyo dun sa Amerika. Diba? Turo, ano ba kasi nangyari sa'yo? Ang tagal kitang pinahanap sa San Martin, dito lang pala at sa Maynila makikita. Pabigla ka na wala. Boseng, pasensya ka na. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Eh, biglaan lang din yung pag-alis ko sa Villa Santa Ivanias eh. Hindi ko na rin kasi kayo yung pagmamaltrato sa akin ni Senora Angelica. Ano ibig mong sabihin? May aaminin ako sa inyo. Niloko ko kayo. Sinira ko yung pagtitiwala niyo sa akin. Sana mapatawad niyo ako. Alam ko na yung sinasabi mo.
Ito ba yung tukos sa... sa tunay mong pagkatao? Na ano ka? Talaga? Bossing? Alam niyo na na. Pading ako? Oo naman. Matagal ko nang alam. Halatang halata. Pero siyempre baliwala sa akin yun. Eh, kahit di ganun turing ko sa'yo. Kahit ano pa ang pagkatao mo, tatanggapin ko. Talaga, Bossing? Lalo tuloy ako nagigilty. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo, tsaka kay Marimar. Sa amin ni Marimar? Oo, Bossing. Si Senyora Angelica. Tinakot niya po ako. Pati yung cellphone na binabibigay niyo sa kanya. Tinakot po ni Senyora Angelica yung cellphone. Binlockmail niya ako. Pati yung sulat na pinabibigay niyo kay Marimar. Hinarang niya. Hindi po umabot sa asawa ninyo. Kasi ginawa niya ang lahat para maputo lang pumunta kasi yung dalawa ni Marimar. Akala ni Marimar iniwan ko na talaga siya. Kaya ba siya sumama kay Tsuri? Oo, oh, hindi ho. Kasi nagkakamali kayo. Hindi kasama ni Marimar si Choi. Umalis si Choi kasama si Natalia. Mas nauna pang umalis si Marimar sa San Martin eh. Kasi hanggang sa kahuli-hulihan, nakita ko kay Marimar kung gaano kanya inibig. Mahal na mahal ka ni Marimar, Bossing. Tatawag ako kay Angelica niya sa Villa. Kaya talaga eh. Seryo? Tonyo, parang minadiscovery ako. Si Marimar pare, hindi para totoong pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Paano mo nung nalaman? Ako nagsabi. Ah, ako nga pala si Arturo. So si Arturo, yung dati naming kasamaan sa bahay namin sa Villa Santa Ibañez. Mapagkakatiwalaan ko yan. Pare, ikaw naman ang bahala sa kanya. Ah, seryo? Sandali, sandali. May kailangan ka munang basahin. Ano yan? Itong sulat galing kay Kim. Importante yung basahin mo muna din. Dear Seryo, by the time na mabasa mo ang sulat ko, paalis na siguro ako. I've decided to do the smart thing in life. I guess you just can't win them all. That's why I'm leaving. I'm finally admitting defeat. Hindi madali sa akin ang gagawin ko. Mahal kita, Seryo. And God knows how much I wanted to stay and be with you. Kahit pa alam kong iba ang gusto mong makasama. Ganun ako kahibang sa'yo, Seryo. Pero may hangganan din pala ang kabaliwan ko. I've realized na kahit anong gawin ko, hindi ko na mabubura sa isipan mo o nakaraan mo. Maybe we really are better off as friends. Please don't worry about me. I will be fine. I just need some time to be by myself. And to show you na wala akong sama ng loob. Enclosed here is an address. Kung saan matatagpuan ang matagal mo nang hinahanap? Si Marimar. Marimar, hindi lang mo ba lahat ng gamit mo ni Sensya? Oo, ilan-ilan lang naman itong mga damit ko eh. Alam mo, Marimar, hindi ako makapaniwala na pupunta tayo sa Amerika. Akala ko pangarap lang yun. Maraming salamat ah. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ay, Sensya, ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Naku, hindi ako sanay mag-English. Baka pareho tayong tatanga-tanga doon. Ay naku, buti nga ikaw. Nakapag-aral ka kahit papano. Ako nga ang dapat matakot dahil sa wikang Pilipino, hindi ako ganung karunong magbasa at magsulat. Ano pa kaya pag-English? Konting Tagalog naman yun, di ba? Ay, teka lang. Doon na ba tayo magkikita-kita ni na Ma'am Esperanza sa airport? Oo, at kasama niya na si Crucita doon. si Pulgoso. Aalis ka papuntang Amerika? As in, to the land of milk and honey? That's true. Land of milk and honey. And you are my ex-honey. You will stay here kasama ni Pango at Punggok na asong pinagpalit mo sa akin. Goso? Please, don't leave me. I love you. Sama mo ako sa States. Bagay ang beauty ko doon. Ayoko dito. Ay, nako. Ang ibig sabihin ng sulat na to?
Nakalagay dito ang address kung saan ko matatagpuan si Marimar. Ano to? Oo, oh, seryo. Nakilala ni Kim si Marimar. Oh. At matagal mo na tong alam? Ano? Kailan niyo pa ako niloloko? Pusing, pwede mamaya na yan. Ang importante, alam natin kung saan pupunta si Marimar. Bako tapos na yun. Turo, liga na. Kayo na po bahala sa ibang gamit ni Inay, ha? Salamat, ha? Pakisabi sa nanay mo na maraming salamat. Napakalaking tulong sa amin ang pagpapatira niyo dito ng libre. Salamat talaga, Inosensya. Basta alagaan niyo lang itong bahay. Kahit luma na to, mahal namin ni Inay itong bahay na to. Saan ba kayo pupunta, Inosensya? Mangingibang bansa po kami. Talaga? Napakaswerte niyo naman, Inosensya. Sige po, ha? Sige, salamat. Ingat kayo. Maraming salamat din sa inyo. Halika na. Bilisan mo, bilisan mo! Magsisilaw. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo, ha? Ano, diretso lang, bossing? Sige, diretso lang. Paanang seryo. Sana maging masaya ka sa piling ni Marimar. At sana maging masaya na rin ako. Boss, relax lang. Makikita rin natin yan. Makita, asawa ko. Hello, Tonyo. Okay, tawagan nga si Kim. Sabihin mo, tawagan niya ako. Importante. Hindi ko makontak eh. Sana magustuhan natin ang pagtira natin doon. Excuse me. Yes, sir. Ma'am Bella, sa airport na po ba tayo? Opo, kuya. Kasi nandun na po si Tia Esperanza. Lamayan Street, ito ba yun? Malamit Lamayan Street. At yun, sir. Diretso sa may ano. Saan? Sa looban ng compound. Sara? Bakit kaya ganun yung pakiramdam ko? Parang kinakabahan ako, na natutuwa ako na kinakabahan ako. Ewan ko ba? Hindi kaya tayo mahirapan? Siguro sa simula, maninibago tayo, pero makakasanayan natin ang buhay doon. Tsaka alam ko, maraming magandang tanawin doon na pwede natin pasyalan. Ale, sakto. Ito ba yung number 8 Lamayan Street, Santa Ana, Metro Manila? Apo, ito nga po. Isang compound po ito ng Lamayan Street. Tara daw. Ito na. Salamat, ha? Minsan, dito. Itong lumang bahay daw, boss, malamang ito yun. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng panibagong buhay, pero hindi umaalis sa akin na hindi maging malungkot. Pag umalis ako dito, pakiramdam ko, kalahati ng buhay ko na iwan ko dito. Marimar? Nakala. Budega to. Sao po! Diyan? Walang tao. Ali, Ali! Pwede mo magtanong? Itong bahay na to, sino ba nakatira dito? Si Marimar ba? Marimar? Wala akong kilalang Marimar. Pero alam niyo kung sino nakatira dito? Anong pangalan? Si Leonor. Saka yung anak niyang dalaga. Hindi ko matandaan yung pangalan eh. Bossing, mag-ina. Malamang yun. Eh, di ba ulila na sa magulang si Marimar? Na, siya mo. May kasama sila dating babae dyan eh. Magandang babae, mabuti,
Kulot-kulot yung buhok, saka lagi may kasamang aso. Aso? Oo. Aso, malaki, kulay brown? Gusing, si Pulgoso. O, si Marimar nga yun. Alam mo ba kung nasan siya? Absensya, pasok mo lahat ng maleta dyan, ha? Sige po. May body check tayo. Thank you. Okay. Thank you. Sabi niyong Marimar, umalis sila kasama nung anak na dalaga ni Dunor. May mga bitbit na gamit, halos kaalis lang. Saan sila papunta? Ang chismis dito, mga ibang bansa daw. What? Central, ito yung tickets ninyo, tsaka yung passport. Ingatan niyo yan, ha? Apo. Huwag yung mawawala. Tsaka, siguraduhin niyo lang pagdating niyo doon, tumawag kayo, ha? Yes, tayo. Karanza. Hindi po ba talaga kayo pwede sumama sa amin? Hindi talaga pwede. Dami pa akong kailangan sa kasuyan. Tsaka, pinili ko naman kayo dun eh. May nag-aantay kayo patiwala natin. O naman po. Dito tayo. Magtutulungan po kami ni Marimar. At syempre, magiging lakas namin ang isa't isa. Airport ang punta nun, di ba? Tara, tara, tara. Uy. Tonyo, ano, wala pa rin ba? Yeah, di ba? Di pa rin tumatawag sa akin si Kim eh. Sige, sige, pasubukan na lang ulit to. Alagaan mo na maigis ko siya, ha? Naku, ito, mamimiss ko to eh. Ayan, nalapit na pala kayo mag-board eh. Makunyan na ako. Basta sakay lang kayo ng aeroplano, hanapin mo yung gate ninyo. Apa. Kalimutan, hanapin yung gate nyo. Apa. Ingat ka. Huwag mo kalimutan magdasal at tumawag. Okay po. Bye-bye. Bye-bye, darling. Wala bang nabanggit na sasakyan, bossing? Ah, wala nga eh. Ay, wala naman bibilis to. Ano ba? Thank you.
Sakay ka na ba sa aeroplano? Aeroplano? Oo, maraming beses na. Ano kaya pakiramdam kapag sumasakay ka ng aeroplano? Parang ano lang ganun. Parang sumasakay ka rin sa, ano, sa kotse. Pero, diferensya nun, hindi mo alam na gumagalaw ka, hindi mo alam na lumilipad ka. Pag tumingin ka nga lang sa labas ng bintana, hindi mo na makikita yung lupa. Puro ulap na makikita mo. Ay, ayoko yan na dun. Baka mahilo lang ako pag sumakay ako ng aeroplano. Kasi totoo lang nakakahilo talaga. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguro tuwing sa'yo ganito ang mangyayari dyan. Kasi, ano yan, gagalaw-galaw aeroplano, ganyan. Gumagano'n yan. Gumagano'n ba talaga yun? Pag gumano'n yan, mahihilo ko talaga. Mm-hmm. Pero siyempre kasama mo ako, di ba? Kawa ko. Sabihin mo lang ako. Sabihin gaganan ako. Ano yun? Sabihin gaganan ako. Ganyan na tayo. Hindi ko na mahihilo. Sigurado ako sa'yo. All passengers of flight 323 bound to LA, please proceed to gate 6. Your plane is now ready for boarding. Maribar! Tayo na yun. Marimar, hanggat nandito pa tayo, pwede pa magbago ang isip mo. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Alis pa ba tayo? O hanggat dito na lang tayo? Last call to all the passengers of flight 323 bound to LA, USA. Please proceed to gate 6 for boarding. Anong pasya mo, Marimar? Oras na para lisanin ko ang lugar na to. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Gusto ko pagbalik ko. Ibang tao na ako. Gusto ko na iwanan yung bakas na Marimar na tatanga-tanga, pinagtawanan, niloko. Gusto kong patunayan sa kanila na mali ang pagtrato nila sa akin. Sa muli kong pagbabalik, hindi na nila ako makikilala. Wala na ang Marimar na tatanga-tanga. Isang Bella Aldama na ang maharap sa kanila. Sir, may kailangan lang ako abulin na pasero, sandali. Importante lang, sir, sandali lang. Pasero dyan na Marimar Santibanez. Wala pa pasero.
Pakitawagan man si Kim, kanina pakatawag ng tawag sa kanya, hindi niya sinasagot yung tawag ko. Pakitawagan baka sumagot sa'yo. Sinibihan kasi ako ni Miss Kim na ayaw kanina makita o makausap. Pare, kailangan akong makausap si Kim. Kailangan akong malaman kung paano sila nakita ni Marimar. Kailan sila nagkita at kung saan nakatira si Marimar, pare. Pakiusap lang ka lang, pakisabi. Pare, huwag na akong ba. Sige na, pare. Nakiusap sa akin si Miss Kim, nagbilin siya sa... Wala akong pakialam sa bilin ni Kim, pare. Kailangan ko lang malaman kung saan niya nakita si Marimar. Hindi ako mapapalagay pag hindi ko malaman kung nasa siya. Tawagan mo na. Kailangan ko lang malaman. Sa restaurant. Kung saan tayo kumain. Kung saan kunwari may ka-meeting si Miss Kim. Paano mo na? Nakita ko rin kasi asawa mo doon. Nakita mo si Marimar? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pare, nakiusap sa akin si Kim. Hindi mo sinabi sa akin. Huwag sabihin sa'yo. Kaibigan ba kita? Pare, alam mo, hindi mo sinabi sa akin. Anong klase ka? Pasensya na, pare. Pasensya. Binayaran ka ba niya? Ha? Ano? Binayaran ka ba niya? Magkano binigay niya sa'yo? Mukha ka palang pera eh. Hindi ako mukhang pera. Pera. Hindi ako mukhang pera. Mukha ka pera. Hindi ako mukhang pera. Hindi ako mukhang pera. Sa hindi ka na mukhang pera. Traitor ka pa. Wala ka talaga silbi. Pare-pareho kayo lahat. Lalo na sa akin. May atraso pa ako sa kanilang dalawa ni Marimar. Baka sa akin pa ibuntun yung galit niyan. Usapin mo na. Pare, tama na yan. Ako, ano pang mangyari sa katawan mo? Mabuti na yan. Para matapos na ang lahat. Pare, kung talagang mahal mo si Marimar, ititigil mo yan. Ayusin mo naman buhay mo. Para saan? Hindi, para kay Marimar. Bakit? Eh, bossing, dahil magkikita at magkikita kayo. Magkikita kami? Paano? Bossing, huwag naman kayo mawawala ng pag-asa. Good na ako. Pagod na ako sa kakaantay. Pagod na ako sa kakaasa. Pagod na ako mabuhay. Pare, tuloy lang ang buhay. Alam namin na nagkamali kami noon. Pare, give us a chance. Aayusin namin lahat to. Ngayon, pare, walang iwanan. Quarterly sales report ng latest unit natin. Tignan nyo maigi, ha? Tignan nyo maigi kung saan tayo pumalpa, kung bakit naging ganyan ang mga figures. Ah.
explain niyo sa akin ng maigi. Tignan niyo yung una at saka yung pangalawa, yung pagkakaiba niyan. Okay? 30% ang binagsak natin. Kaya papapaan. Uy, Tonyo. Di ba tayo magla-lance? Don Jones na ako eh. Galit na naman si Seryo eh. Hanggang ngayon, sa staff meeting pa rin. Eh, kilala naman magtrabaho yan. Ayos yung pagbalik ko. Gusto ko may klarong sagot na tayo. Tayo. Treat kita. Ako lang. Sa akin may itong ulo. Tonyo! Ano pang ginagawa mo dyan? Tinawagan mo na ba si Mr. Bayani? Kinakailangan masenda natin yung orders niya asap nagmamadali yung tao. Bossing, pwede ba later na yun? Lafang na tayo. 2:30 na. Di sana tinatapos muna natin trabaho bago kayo nag-break, di ba? Teka, Seryo. Kapag pumasok ka par dyan, hindi pa matatapos yung meeting. Pare, baka magka-unser ka na yan sa sobrang trabaho ang ginagawa mo. It's been 4 years. Puro trabaho na lang ang nasa isip mo. Wala, hindi ka na nagbakasyon. Pare, you need a break. Can't afford to take a break. Kung di ko pirmahan itong mga papeles na ito, mabibitin lahat ng transaksyon natin. Kakain ako ngayon kung gusto kong kumain pag gutom na ako. Sige na, go. Thanks, babe. Mabait talaga ng misis ko. Sabi naman. Ano? Hindi ba tayo mananangalian? Gutom na ako eh. Gutom na ba ang asawa ko? Ah, sandali lang ha. Ah, perfecta! Perfecta! Ano po yan, ma'am? Pagdala mo kami ng pagkain dito, ha? Magla-lunch kami dito. Nagugutom na kami, dalian mo. Apa, ma'am. Saka, perfecta. Ikuha mo rin ako ng beer, ha? Gusto ko yung ice cold. Ah, tsaka nga pala, yung kwarto ba namin nalinis nyo na? Aching ako ng aching kagabi doon, di ba? Ang bilin ko sa inyo, gabi-gabi, linisin nyo yun. Mag-vacuum kayo araw-araw. Yes, ma'am. At pag nakita mo si Nicandro, sabihin mo hinahanap ko siya. Oh, sige na. Dali mo na. Apa. Hoy, hinahanap ka ng amo nating lalaki. Kaya mo siya. Utusan lang naman ako nun. Alam mo, grabe talaga yung dalawang yan kumakaasta. Akala mo, sila may-ari ng Villa Santibanez. Okay lang kung si Ma'am Angelica o si Serenatong palautos, no? Sila nagsisweldo sa atin. Hindi bale. Lapit na matapos ang kaligayahan ng dalawang yan. Balita ko, uuwi na doon si Serenato mula Europa. Talaga? Sana nga umuwi na sila. Gusto na kaya si Ma'am Angelica? Bakasyon lang pa? No, I'm back. For good. Excuse me. I'm looking for my dog. Wala akong nakitang dog eh. Baka naman iiwan mo sa eroplano. O di kaya tumakbo sa landing strip, tapos nasagasaan. Tapos nabasag yung bungo niya. Buti nga siya. Tayo na yung aso. Crucita! Ito inosensya. Oh, bakit? Naantay ka na mama mo dun sa labas. Halika na. Ano kay Purple Goso? Purple Goso? Kinukuha na siya ng mama mo. Kaya let's go home na. Halika na. Okay? Huwag ka na mag-iisan. Thank you.
Napaaga ang arrival namin dito. May stopover ba kayo? Straight flight kasi ang kinuha ko. Sabik na ako umuwi dito. Ako, excited na rin kami nga eh. Nagluto na masarap na pagkain. Yung kwarto ninyo, ayos na lahat, malinis na. Handang-handa na kami sa pagdating nyo. Salamat po, Tia Esperanza. Pinauna ko muna si Innocencia at si Crusita. May kailangan lang po akong asikasuhin. Balita sa latest shipment natin. Ah, sir, nasa customs na daw po. Customs? Last week, nasa customs. Ngayon, nasa customs. Ano ba? Pinabubulok ba natin mga gamit natin sa customs? Sabi po kasi, sir, ni Sir Antonio, nagbago daw kasi ng tao eh. So, sabi mo kay Antonio, tawagan niya ako ngayon eh. Yes, sir. Ngayon na. Go, 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 go. Come on, go. Sir. Hello? I'm Sergio Santibanez. You are? Jose. Sir Jose. Have a seat, have a seat. Thank you. Hindi mo lang kinuna ng kape si Mr. Jose. Excuse me, sir. Kulang mo naman. Ano bang gusto natin siya? Nakakapag mo'y dalian ninyo. Diyan ko lang po. Diyan na sila. Sige, sige po. Ang ganda-ganda na. Anak ko, ang kinis na ng mukha ng anak ko. Kamusta na, anak? Okay lang po, Nay. Namiss po kayo. Maureen, namiss po. Ang ganda-ganda mo. Nay, si Crusita. Ano ba si Crusita? Ako, Nay. Hello, Crusita. Do you still remember your Lola Gamor? Siyempre naman po. Ay, marunong mo mag-Tagalog? Aba, Nay. Kung nahirapan pa ako, marunong pala mag-Tagalog. Sinanay po yan ni Belia kasi sabi sa akin ni Belia na hindi man kami titira sa Amerika, babalik din naman kami dito sa Pilipinas. Naku, ang ganda-ganda. Eh, teka muna, nasa na nga pala si Marimar? Nay, Belia po. Oo nga pala. Nasa na ba si Belia? Naku. Okay, ayun na, Nay. Ay, ito na ba? Opo, opo. Ay, tsura ni Belia ngayon. Ayo, what's up? Ayo, guwapo naman ni Pulgoso. Naku! Hi, friend! Welcome back! Hi. Kumusta ka na? Pumunta ka ba sa Statue of Liberty? Alam mo, Monica, nakakatuwa ka talaga. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Nasa New York ang Statue of Liberty. Sa Paris ako galing. Wala pa dun yun? Saan ka nagpasyal? Marami. Pero pwede ba? Tsaka na lang tayo magkwentuhan? Sige. Nicandro, ibaba mo ang mga maleta ko. At iakit mo sa itaas. Masusunod, senyora. Welcome back. Ma'am, namiss namin kayo ni Sir Renato. Bakit po nag-iisa lang kayo? Nasaan po si senyor? Oo, 8 PM ah. Sigurado yun. Sa date. Okay. Bye. Sino naman yan? Si Georgia? Si Georgia? Wala na kami nun, pare. Si Melissa na to. Ano to eh? Maganda. Sexy. Tsaka pare, modelo to ha. Ikaw talaga oh. Kailan mo ba balak magseryoso? Magseryoso? Ako pare, magsiseryoso? Pare, okay na sa akin yung pa-easy-easy lang, nag-i-enjoy. Baka mapikot ka, nasabi ko sa'yo. Mapigot pare, hindi ako mapipigot dahil maingat ako, no? Ako pa! Teka, alam mo may mga kasamang modelo to si Melissa. Baka sakaling gusto mo sumama minsan.
Pare, tapos na ako sa face niya ng buhay ko. I'm a married man, remember? Pare, huwag ka sana magagalit, ha? Eh, tanong lang naman to, eh. Hmm. Eh, paano kung hindi mo na makita si Marimar? It's been 4 years. 4 years, 4 months, and 8 days. At kung ang gagawin lang natin dito ay magbilang ng araw, eh wala talaga mangyayari sa negosyo natin. Parating na siya. Friend, bakit may ambulansya? Diyan, nakasakay sila nato. Ayoko nga, huwag po niyong mga dito. Ayoko nga dito. Ayoko mga demonyo kayo, ah! Ayoko nga dito, eh! Layo naman dito. Ako mukha. Hello? Yes! Alright. Okay. I'll see. I'll call you later, okay? Bye-bye. Kala ko hindi ka na naman makarating. Well, I heard dumating heredera ni Mr. Aldama. Will she be the next chairman of this company? Honey, everything's going to be fine. We're home now. Ang pika na sa tanas, ha? Ang pika sa tanas to. Huwag na akong dumating dito. Huh? Ipasok niyo na siya sa loob. Bigyan niyo siya ng pampakalma. Huwag mo. Bitaw. Ayaw ko dyan. Mukha ka. Friend, ano nangyari kay Renato? Bakit parang baliw siya? Tama ka, Monica. Baliw na nga ang asawa ko. Noon pa man nakikita ko na parang may kakaiba siyang kinikilos. Palagi siyang tulala. May kinakausap. Feeling ko sa sobrang pagod niya sa pagtatrabaho. Sa sobrang stress niya. Kaya nga natagalan kami sa pag-uwi dito, eh. Dahil pinatingnan ko pa siya sa pinakamagagaling na doktor sa ibang bansa. Pero hindi pa rin nabigyan ng lunas ang sakit ni Renato. Kaya nagpasya na ako na umuwi kami dito. Dahil gusto ko, ako na mismo mag-aalaga sa asawa ko. Grabe naman ang nangyari kay sinyo. Wawa naman. Sino ba talaga yung Belly Aldama na yan? Hey! It's already 2 o'clock! Darating pa ba yung Belly Aldama na yan? Remember, I have an appointment at 3 o'clock. Hey, guys! Kung nagmamadali kayong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Bukas sa pinto para sa inyo. You may leave anytime you want.